next naman, punta tayo dito kay Bench Beauty. Hey guys! Kim here and welcome back to my channel. So, ang gagawin natin video for today is re-review natin yung bagong lip tint ni Bench. Ito yung Bench Beauty. Ayan. Na lip and cheek tint or cheek and lip tint. Ito yung Pretty When Pinch. Dati kasi guys, meron ako ni-review nito na Bench din na lip tint. Pero yung packaging niya is parang bucket na parang timba. Ayun, ganun yung kanyang packaging. Pero ngayon, pinalitan na nila. So, ginawa nilang ganito para na siyang nail polish. And then, yung kanyang doe foot applicator is ganun din. Ayan, parang nail polish din. So, ito ngayon yung parang bago nila na ni-release ni Bench na lip and cheek tint. So, maliban sa ganitong packaging nila guys, ayan, nakalagay na siya sa box. So, ito naman yung itsura ng box niya. Color pink na ganyan or parang may pagka dark nude pink yung kulay. Tapos, nandyan yung pinaka shade niya. Sobrang cute. Ang ganda. Tapos, yung ingredients niya nakalagay din dito. So, wala naman siyang paraben. At naka-indicate na rin, cruelty-free, paraben-free, and lead-free. For the lip tattoo naman, ito yung shade na wine. Yung kulay nito is red and pink. So, dalawang shade lang yung kinuha ko dun sa lip and cheek tint nila kasi yun lang yung parang mas bet ko na color. So, ito naman si Bench Beauty, yung wine lang yung kinuha ko. So, ito yung lip tattoo. Ganito naman yung kanyang packaging. Ayan. Ito naman may pagka beige or parang nude beige yung color niya. So, nakalagay din dito yung kanyang ingredients. Wala din siyang paraben. So, ito is made in Korea. Ayan, nakalagay. Yung ano, lip and cheek tint, nakalagay made in Philippines. Tapos, itong lip tattoo, made in Korea. So, kaya pala guys, yung formula niya is parang mga gel tint ng mga lip tint sa Korea or mga Korean brand. So, bago tayo mag-start guys, sasabihin ko muna sa inyo kung saan ko siya nabili. So, nabili ko siya sa Bench or Her Bench sa SM North, EDSA dun sa main mall niya. Itong tatlong to, kasi meron silang parang malaking booth doon sa may loob ng Her Bench. Tapos, dito kay Cheek and Lip Tint, ayan. Ito is 159 pesos each. And then, ito naman si Lip Tattoo is medyo mas pricey siya. Ito naman is 349 pesos. So, there you go guys. At hindi ko na patatagalin pa itong video na to. And without further ado, let's get into the video. So, ayun guys, meron akong foundation pero wala pa ako nilalagay na powder. Hindi ko pa siya siniset ng powder. Kasi i-apply natin ngayon guys sa cheeks ko yung lip and cheek tint. Ayan, itatry natin kung maganda siya sa cheeks. So, ang gagamitin ko is si shade na pink. Hindi ko siya direct na i-apply sa cheeks ko yung brush. Ilalagay ko muna siya dito sa kamay ko. Ayan. Feeling ko kasi kapag nilagyan ko siya ng powder, tapos ito yung nilagay ko, dun sa top ng powder, mamumuo siya. So, start tayo dito. Bakit parang wala siyang... Hindi siya ganun ka-pigmented. So, kailangan ko siyang damihan. Ayan, guys. Para lang makita yung kulay niya sa cheeks. So, medyo dapat mabilis kang mag-apply. Kasi baka mamuo siya. Ayan. Kailangan mabilis. Napansin ko na hindi siya ganun ka-pigmented kahit sobrang dami na nung tint na nilagay ko. Ayan. Hindi siya ganun ka-pigmented sa cheeks. Unless, ano, sobrahan mo talaga yung pagkakalagay mo. Yung konti, hindi siya enough para magkakulay yung cheeks mo. Pag blend ko siya, parang natatanggal yung dito. Ayan, natatanggal siya kapag blend mo. Para sa akin guys, ayun, kulang pa siya. Parang wala lang, di ba? So, dagdagan natin. So, ayan siya guys. Hindi siya ganun ka-pigmented talaga kahit sobrang dami na nang nilagay ko. Tapos, may tendency na mamuo talaga yung lip tint sa cheeks mo. Medyo bilisan mo yung pag-blend out mo. Babalik ako mamaya guys. Tatapusin ko lang itong side na to. Ito na yung blush or yung cheek tint sa cheeks ko. Pag ina-apply mo siya,
medyo may ma-feel ka talaga na hindi pantay-pantay or parang nagiging streaky siya sa cheeks mo and hindi siya masyadong nahalo dun sa foundation mo or pwede niyang matanggal yung foundation mo. Pero ako kasi ang ginawa ko, yung sponge na ginamit ko sa foundation kanina, parang blend out ko siya ng maayos dito sa part, sa circle nung cheek tint para lang maging maayos siya. At mag-start tayo sa shade na red. Ayan ang shade na red. Ayan, parang kang nag-nail polish sa lips mo. Ganda ng color niya. Then, i-blend out natin yung feels niya sa lips. Parang laway. Parang laway yung kanyang consistency. So, ito guys, yung tint sa aking lower lips. Dito naman tayo sa upper part. Ganda yung color niya. May mapait siya ng konti. Pero parang hindi mo naman siya malalasahan. So, ito siya guys, sa lips. Medyo namumuo siya oh. Ayan. Kakalagay ko lang niya na. May nauunin siya dito sa inner part. Hindi siya even sa paglagay. Kapag blend out mo siya sa lips mo, hindi siya ganun ka-even. So, i-apply natin siya ulit. Pangalawang layer. Ayan. Sa unang apply, ang ganda niya. Ang ganda nung shade. Pero pag ina-absorb na ng lips mo, hindi na ganda yung niya. Parang itsura niya. Ayan. Sa unang apply, maganda. Natural lang, ayos lang. Ayan, namumuo talaga siya dito sa may inner part. Ng lips. So, i-three layer natin. Ayan. Yun yung pinaka-layer niya. Ngayon naman guys, punta tayo dun sa color pink. Ayan, ito yung nasa cheeks ko ngayon. Ayan, yung kanyang color pink. Mas maganda to, yung color pink. Ito talagang natural lang yung color niya. Talagang namumuo sila dun sa pinaka-inner part. Pero ayos lang. Second layer. Ayan. Blend out natin. Na part sa lips mo. Bench Beauty lip tattoo. So, yung kinuha ko na shade is yung wine. Ito yung pinaka dark red or parang may pagka purple yung color. So, ganito siya. Meron siyang doe foot applicator. Ganyan yung kanyang shade. Ayan. Talagang dark na dark. Pag blend out natin. Ayan, ganyan siya. Very pigmented niya. Ayan, super pigmented. As in. Ayan guys, dito muna sa inner part and then i-blend out natin siya. Ang ganda niya. Ayan guys, oh. Ang ganda ng pagkaka-gradient niya. Parang bet ko to. Yung lip tattoo. Very pigmented. Tapos, nabiblend din siya ng maayos.
lip tint or dun sa lip tattoo. Ayan siya. After ko kumain, ito na lang natira. Yung nasa middle part. Ayan. Kasi naman, yung kinain ko is oily foods, kaya meron naman siyang justice na talagang matanggal. Ayun guys, kita nyo na yung aking swatches nung tatlong lip products or yung tatlong lip tint ng Bench Beauty. So, itong si lip tattoo, pwede siyang gawin na i-full lips mo or pwede mo siyang gawin na lip tint. Ako, ang gusto ko sa kanya, gawin siyang lip tint at saka gawin siya na gradient look lang. Ayoko ng full lips sa kanya. Pero pwede rin, is kung gusto nyo ng day to night look, ayan, pwedeng-pwede itong si lip tattoo. So, ngayon naman, punta tayo doon sa aking thoughts and honest review para dito sa lip and cheek tint ni Bench Beauty or ng Bench. Ito yung Bench Beauty na shade na wine. Ito yung suot-suot ko ngayon. Mag-start tayo dito guys sa lip and cheek tint. Yung consistency nila, hindi siya ganun ka-watery, pero liquidy talaga siya. May halin tulad ko siya sa consistency ng laway natin. Kasi ganun talaga siya. Very smooth niya. Talagang meron siyang pagkalapot ng konti. Watery and liquidy naman siya. Pero hindi ko siya masasabi na totally watery na watery. Yung talagang tubig na tubig. Meron siyang lapot effect sa kanyang consistency. Ayan. Sobrang masasabi ko talaga, yung consistency niya is parang laway. Kahit i-shake mo siya ng ganyan, hindi nagbabago yung consistency niya, ganun pa rin. Tapos, para naman dito kay lip tattoo, may pagka-ano siya, gel to watery or watery to gel type. Yung kanyang consistency or yung formula niya. Ito, mas bet ko yung formula niya kaysa dito kay Bench Beauty. Kung hindi ka naman lumalabas or parang sa school lang, ayan, pwedeng-pwede mong gamitin to. Masasuggest ko at mare-recommend ko sa inyo. Pero kapag mga, alam mo yun, yung gala talaga, punta ka ng mall, tas ito yung suot-suot mo, hindi mo siya maasahan na tatagal talaga siya sa lips mo. Tapos, punta tayo dun sa kanilang pigmentation. Yung kanina, nung sinaswatch ko siya sa aking cheeks or biniblend ko siya sa cheeks ko, nakita niyo naman sa video guys, na kahit na sobrang dami na yung nilagay ko, hindi siya ganun ka-pigmented. Siguro, ilang patong, ilang layer ng cheek tint yung ilagay mo sa cheeks mo, dun pa lang siya magkukulay. Hindi siya yung isang lagay mo lang, pigmented na. Dito naman kay lip tattoo, ayan, yung pigmentation nito sobrang pack na pack. As in, kitang-kita mo talaga, kahit i-blend mo siya, ganun pa rin pagka-pigmented niya. Tapos, punta tayo dun sa kanyang staying power. So, ito, si Lip and Cheek Tint, hindi ko masasabi na long-lasting siya. Siguro, kung iaano ko siya based sa hours ng pagka-stay niya sa lips mo, 2 hours lang. 2 to 3 hours nang hindi ka kumakain at hindi ka umiinom. Pero pag kumain ka, uminom ka, ayun, matatanggal siya. Mag-iiwan naman siya ng tint sa lips mo. Dito lang, sa may inner part. Pero dun sa outer part, wala na. Nag-fade na siya. Tapos, for the staying power naman nitong lip tattoo, ito, dito ako believe. Ito yung gusto ko sa staying power niya. Ito talaga, nagtatagal siya 5 to 6 hours. Kahit kumain ka and kahit uminom ka, nandiyan pa rin. Huwag nga lang oily foods tulad nung pagkaka-wear test ko sa inyo kanina. Kasi kapag oily foods talaga yung kinain mo, wala. Mag-fade na siya. Pero meron pa rin may iwan na tint. Tapos, punta tayo sa kanilang scent. Yung scent nito, parang cutics talaga. Walang fruity scent sa kanya. Hindi siya mabango. Dito naman. Ayan, wala ding mabango sa kanya. Yan. Walang mabango guys. For the taste naman, nalasahan ko to guys, medyo mapait siya ng konti. Konti lang naman. Same dito kay lip tattoo, medyo mapait siya ng konti. Pero nawawala siya kapag alam mo yun, nalasahan mo na. And kung tatanungin yun man ako kung moisturizing siya, eto guys, si Lip and Cheek Tint, wala akong naramdaman na nag-dry yung lips ko sa kanya. Moisturizing siya para sa akin. Pero yung level ng pagka-moisturizing niya, hindi ko masasabi na 100%. Siguro masasabi ko sa pagka-moisturizing niya, nasa ano lang, 60 to 70% na moisturizing. Tapos dito naman kay lip tattoo, hindi ko rin na feel na nagdry yung lips ko. Mas malaki or mas high guys yung pagka-moisturizing niya. Siguro masasabi ko dito 80 to 85% yung pagka-moisturizing niya. For the price naman niya na 159 pesos guys, sobrang mura, affordable siya. So okay siya sa akin guys. At mare-recommend ko siya sa mga estudyante kasi kahit na hindi siya long-lasting para sa akin, nag-i-stay put pa rin. Nagtitint pa rin yung lips mo. Kasi ganun naman, di ba? Kapag sa mga estudyante, bawal pa mga makeup. Ito, okay siya.
yung kanyang consistency at saka yung pagkaka-blend niya sa cheeks at saka sa lips mo, very natural lang niya. Kaya ako masasabi ko talaga na okay to sa mga estudyante. Kung gusto mo naman na mag-level up, guys, kung ayaw mo nitong tint na to, ito naman, mas ma-recommend ko sa inyo. Itong si Lip Tattoo ng Bench Beauty. Ito yung shade na wine. Ayan, ito yung nasa lips ko ngayon. Sobrang ganda niya. Ito, gustong-gusto ko talaga siya kasi moisturizing siya, tapos very pigmented, and then nag-i-stay pa siya na matagal sa lips mo. Kaya for the price niya na 349 pesos, guys, yep. Sobrang marirecommend ko siya sa inyo. Worth it siya para sa akin. And then, kung tatanungin naman ako kung meron siyang bleeding, yes, meron silang bleeding. Pareho sila na merong bleeding. So, make sure na ilalagay mo lang siya dito sa may inner part. Huwag mo siyang isasagad dito sa may lips mo kasi mag-ano talaga siya. Magbe-bleed siya. Pero yung pagka-bleed niya, hindi ganun kapangit. Yun yung gusto ko sa kanya. So, itong si Lip Tattoo, ayan. Diba guys, dito ko lang nilagay. Hindi ko siya sinagad doon. Kasi kahapon, talagang all day ko siya na sinuot sa lips ko and nag-bleed ako ng konti. Pero hindi siya, guys, pangit. So, ang pinakamarate ko, guys, dito kay Lip and Cheek Tint or kay Pretty When Pinch na Cheek and Lip Tint is siguro 7 over 10. Tapos, ang pinakamarate ko naman dito kay Bench Beauty na Lip Tattoo is 9 over 10. So, ito talaga, mas bet ko, mas okay siya sa akin. So, there you go, guys. Ito yung aking thoughts and honest review para dito kay Bench Beauty, Lip and Cheek Tint, at saka Lip Tattoo. Thank you so much, guys, for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala akong Instagram and Twitter, guys. You can also follow me there para and let's be friends. And thank you so much, guys, for watching. See you on my next one. Bye!